kabilang dako, sa kabilang dako, yung binabanggit dito na kabilang dako ay yun, yung dako doon sa langit. Yung binabanggit dito sa kabilang dako. Sabi niya dito, sa kabilang dako ang langit. Ay, sa kabilang dako, yun. Ang langit ang tunay nating bayan. Mula roon, iniintay nating may pananabik ang Panginoong Jesucristo, ang ating tagapagligtas. Sa susunod na verse, pagdating ng araw na yun, yung sinasabi ko kanina, babaguhin niya ang ating katawang lupa. O, diba? Ang ganda at gagawing maluwalhati tulad ng kanyang katawan sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. Amen. Mag-glorified yung ating katawang lupa. Amen. Ang masumbi, glorified body. Napakitan. Masukatanti, madinga group sa nga bagi. Jay po adyay, pakasarakan na pa. The 1 Corinthians chapter 15, verse 57 to 58, ganyan nga verse. Amen. So, darako na tayo sa last. Dito sa Romans chapter 15, verse 13. Ang Diyos na nagbibigay dito pala sa 12, basahin ko muna, itinagdag pa ni Isaiah darating ang supling ni Jesse. Kilala niyo ba si Jesse, mga kapatid? Jesse, yon ang ama ni David. Sa angkan ni doon sa Old Testament si Ruth. Diba? At titindig upang namahala sa mga hintil. Siya ang kanilang inaasahan. Sino siya? Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa. Ang magkakalob nawa sa inyo ng kagalakan. Tingnan nyo, magkakalob daw sa atin ng kagalakan, kapayapaan, pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa. Ako na yun, aglap-lapusanan nga, pag-asa, sumagana. Walang tigil na sumagana ang ating pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen? So, yun nagtatapos yung for those who hope in the Lord will renew their strength. Mababago daw ang ating lakas na kagaya ng agila. Diba? Yun yung national bird. Ano ba yun? National bird? Oh, si Ibong Kadarna. Mga kapatid. Igal lang yung agila kasi babris ng agila. Diba sa Tagalog? Ang agila kasi matayog ang lipad. Hindi siya lumilipad ng mababalang. Ganon ang hinalintulad ng Panginoon sa ating mga anak niya. Sabi niya, they'll renew their strength. Sabi niya, they will soar on wings like eagle. So, ang ating daw paglakad, hindi tayo mapapagod. Dahil ang agila kailanman, hindi siya napapagod. Sabi niya, they will run and not grow weary. Kahit tumakbo daw tayo ng tumakbo sa paglilingkod, sa pag-shishir, hindi tayo napapagod. Dahil nalilingkod tayo ng agila. And then next, they will walk and not be faint. Kahit lumakad tayo, kagaya ni Sister Lita, tignan nyo, at the old age, tignan nyo, Sister Vivi, Sister Yolanda, nakikita ko naman na mga old age na, lalo na si sister natin, Clarita
Castro, pero tignan nyo, mga baby-baby pa rin ang face nila. Ang ano nila, Sister Lita yan, nung nag-hostos kami, sabi ko, parang hindi napapagod Sister Lita. Parang gustong-gusto pa niyang lumakad ng lumakad. No? Parang nasa highway. Parang sabi ko, Lord, ganyan talaga yung mga anak ng Lord. Hindi napapagod. Kahit malayo yung pinupuntahan, sige pa rin. No retreat, no surrender. Amen? Kaya, sana mga kapatid, ang ating buhay ay, ang ating paglilingkod ay panghabang buhay. Kagaya sana ng agila. Pagwis ng agila, hindi marunong, tumakbo ng tumakbo, hindi mapapagod, lumakad ng lumakad, hindi napapagod. Amen. Sana mayroon kayong napulot sa hapong ito, sa ating tinalakay, dito sa Isaiah chapter 40 verse 31, the living hope. Ang tunay na pag-asa natin ay ang Panginoon. Amen. Malapit na dumating ang ating Panginoon, mga kapatid. Ang daming nangyayari ngayon, kung nagbabasa, nanonood kayo na dahil ako walang cellphone, nasa TV na lang ako, ang daming nagdidisgrasya ngayon. Alam niyo dyan sa highway, maya-maya may naririnig akong ambulansya. Sabi ko, Lord, mayroon na namang aksidente. Kaya, sana italaga na natin ang ating buhay sa Panginoon. Amen. Siya ang ating pag-asa sa buhay na ito, sa araw-araw, sa bawat minuto, bawat segundo, bawat oras ng ating buhay. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, ikaw ang aming pag-asa. Wala nang iba. Ikaw talaga, Lord. Kasi ang hirap ng buhay ngayon. Pero sa Old Testament, yung maalala yung exhortation nun ni Sister Lita, yung contrast ng Old Testament at saka New Testament, yung buhay noon, napakahirap. Ha? Na kapag araw ng Sabat, talaga, mag-ipon ka na lahat-lahat dahil hindi ka na magtatrabaho. Ang hirap noon. Pag nagkakamali ka noon, pag yung hindi mo sinunod yung batas sa Sabat, talagang papatayin ka, parusa. Pero ngayon, sa panahon ni Kristo ngayon, ay ang ganda. Parabor, kunanakabsat, panahon ni Kristo ngayon. Puro pagpapala, pero ang mga tao nakakalimot. Sa mga pagpapala ngayon, panahon ngayon ng pagpapala, mga kapatid, panahon ngayon ng kalayaan. Kalayaan na tayo, may kalayaan na tayong manghili, maglingkod sa Panginoon, wala lang tatamad-tamad. Amen? Dahil ang pag-asa natin ay si Kristo lamang. Amen? So, thank you sa lahat. Alam ko, marami tayong nakulot din na aral patungkol sa buhay na may pag-asa. Amen? So, binibigay ko na kay